Magandang araw po sa ating lahat. Naway datnan po tayo ng Panginoon ng kanyang kabutihan at atin pong kinalulungkot na tayo ay muling mag-broadcast o magkaroon ng pananambahan sa magitan ng ganitong pamamaraan dahil sa maraming nagkakasakit po at ang lingkod po ay tinamaan din ng sakit. Kaya ang dalangin ko na sana'y nasa maayos na po tayong kalagayan at ay mapagpala po tayo ng Panginoon sa araw na ito sa ating pong pagpapatuloy ng pagsamba. At alam ko na hindi tayo mahadlangan ng inyong sakit para ating patuloy na purihin at bigyan ng karangalan ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, tayo po ay muling manalangin at ating hiningin ang panggabay ng Panginoon sa ating pagsamba sa araw na ito. Muli aming Ama, itinatalaga namin sa iyo ang aming araw na ito. Dalangin namin na sa kabila ng aming mga ramdaman at kahinaan ng aming lupang katawan, ay palakasin mo ang aming espiritu upang lalo kaming magalak, magkaroon kami ng kasiglahan at mabigyan ka namin ng karangalan sa aming buhay. Nawa sa aming pag-aaral ng iyong mga salita na magtuloy na palakasin mo kami sa pag-asa na aming hihintay sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ating mga kapatid ay tayo po ay pag-aaralan natin ang pamagat o title natin ay paksa na Purifying Hope. Tayo po ay nasa ikapito na bahagi na. At ang ating pong talatang ito ay muling matatagpuan natin sa 1 John Chapter 2, verse 28 hanggang chapter 3, 1 to 3. At ganito po ang sinasabi. Kaya mga anak, manatili kayong sa Kanya upang kayo maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw ngayon. Kung alam ninyo si Kristo'y matuwid, dapat din yung malaman na ang bawat magawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at niya nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Yan po ang salita ng Panginoon. At kagaya ng ating minag-aaralan, ito nga po ay isang purifying hope. Bakit po sinabi natin hope? Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 24, sabi niya, naligtas tayo dahil sa pag-asa ito. Okay? Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita niya. Okay? So maliwanag po na yung pag-asa, yung salvation na ating hinihintay ay hindi pagganap. Kasi nga hindi pa natin nakikita o yung inaasahan natin. Yung fullness of our salvation ay hindi pa natin nakikita. At ano nga po yun? Yun yung pagdating muli ng Panginoon. Okay? So yun po yung ating pinag-aaralan. Kaya sinasabi nating pag-asa kasi hindi pa natin nakikita. Okay? Pero inaasahan natin. Okay? So maliwanag po yun. At yun po yung ating napag-aaralan at bilang review ay yung apat na elemento makikita natin sa ating inaasahan. Una ay yung tinatawag na rapture of the church. Ito po yung pagdagit sa mga mananampalataya. Balik si Jesus para kuhanin ang kanyang mga banal. Okay? Yung pangalawa na ating inaasam o inaasahan ay yung muling pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa. Ito po ay pagkatapos ng 7 taon between rapture at gayon din ay merong may iwan dito sa lupa na great tribulation mangyayari, pero babalik uli ang Panginoon, bababa siya sa lupa kasama ang kanyang magdanal. At ang pangatlo na bahagi okay, nilalaman sa ating inaasahan ay yung pagtatatag ng millennium kingdom. Okay? Yung millennium kingdom po
ay 1,000 taon na mamahala ang Panginoon kasama ang kanyang mga banal dito sa lupa. At yung pang-apat na inaasahan natin ay yung paglikha ng eternal state natin, yung pangwalang hanggan na kalagayan o pagsasama ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga banal. At siya'y magtatatag na maglilikha siya ng bagong langit at bagong lupa. Okay, ito po ang ating inaasam-asam at tayo'y nabubuhay sa liwanag ng mga bagay nito. Ayan po ang ating inaasam-asam. No? Yun po yung pag-asa na hinihintay pa natin at hindi pa nangyayari. At kung titingnan po nga natin yung sa ating graph, tayo po ay ngayon ay nasa church age ngayon. Ang ating unang-una nga sa inyo ay yung rapture. Ito po ay pagdagi ng Panginoon. At yung po nga makita natin sa araw ay ito ay aakyat. Okay? Yung lupang katawan, ang mangyayari po dyan ay lupang katawan ng mga namatay na mula pa po noong Old Testament hanggang sa abutan ng rapture ay babaguhin sila muna yung babaguhin. Ang mangyayari po ay yung kailang lupang katawan na nagnas, tamatay, ay babibigyan ng glorified body. Tayo naman, naabutan ng mga mananampalataya, ganun din, babaguhin din yung ating lupang katawan. Ito po yung napakagandang pag-asa natin. Kasi kaya ngayon, napakaraming mga may sakit, iba't ibang klaseng sakit. Nakikita natin, alam natin na pinahihirapan tayo. Pero ang isa sa napakagandang inaasam natin, lahat ng iyon, babaguhin ng Panginoon. Ang mga nabubulok ay papalitan niya ng hindi nabubulok. Ang namamatay ay papalitan niya ng hindi namamatay. At bibigyan niya tayo ng tiyatawag na glorified body. Yung po ay mangyari sa capture time. At yun nga, merong 7 taon ang maiiwan dito, ang hindi mga mananampalataya, maraming mga Hudyo ay sa biyaya at awan ng Diyos, maliligtas din po sila. Pero ang mangyari, yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon mula sa langit, bababa siya kasama ang kanyang mga alagad. Okay? Tayong mga nabago na ng Panginoon at yung mga binuhay niya dito, mga pinatay, na mga mananampalataya, kasama uling bababa sa lupa para hukuman at itali si Satanas. Okay? For 1,000 years. At dito, sa 1,000 years na ito, sa millennium time, ay kasama niya ang mga alagad na mamamahala at mga mananampalataya. At mamaya, didiscuss na natin itong mga malaking bagay nito. At pang-apat ay yung tatatag siya, new heaven and the new earth. Okay? So ngayon, pag-aaralan natin ngayon ang tinatawag na 5 bahagi ng mga makikita natin ano nilalaman ng buhay na nabubuhay sa ganitong pag-asa. Okay? Ano yung makikita natin? Ano natin masasabi na tayo'y kasama doon sa 4 na hinihintay nga natin sa pagbabalik ng Panginoon, lalo na yung unang-unang rapture. Ngayon sa ating napag-aralan, ang unang hope na ito, yung ating pag-asa in the return of Christ, sa pagbabalik ng Panginoon, is secure by abiding. At yan po ay sinasabi nga sa ating talata sa verse 28. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mapahiya sa kanya sa araw na iyon. Okay? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, okay, ay para matiyak natin na kasama tayo doon sa dadagitin ng Panginoon, ang isa sa makikita natin na para matiyak natin at masigurado natin kasama tayo doon sa dadagitin ng Panginoon ay yung mayroon tayong pananatili. Okay? Ano yung makikita natin dito yung ano ba ibig sabihin ng pananatili? Ang pananatili ay to remain. Okay? Meno sa wikang Grego. Ibig sabihin, nag-i-stay siya, nag-remain faithful sa gospel. So, hindi siya tumatalikod. Hindi siya iniiwan niya yung ebanghel yung kanyang tinanggap. Okay? Nagiging tapat siya. At siya ay nagiging tapat kay Kristo. Okay? At hindi niya ginagawa yung sinasabi sa verse 19 ng chapter 2. Sabi niya, kaya nga sila yung mga dati natin kasama, okay, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na sa atin. Sapagkat nung panahon ni Juan, nung kanyang isinulat dito, at ngayon hanggang sa kasalukuyan, makikita natin, maraming mga tao pumupunta sa simbahan, pumupunta sa fellowship, nakikijoin siya, pero hindi naman sila nananatili. Marami yan ay mga pagkatapos ng mga subo, problema, sakit, maalis sila. Okay? At yun yung sinasabi sa Biblia ng mga
natanaman ng mga seed, okay, pagkatapos ng buntay sa dawagan, sa batuhan, sandali lang, enjoy, pero hindi sila nanatili. So maraming mga taong ganyan. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, sila hindi totoong mananampalataya. Okay? Hindi sila mapapasama doon sa dadagitin ng Panginoon sa anong muling pagbabalik. Sila yung mga tao na mapapahiya. Akala nila ay sila'y kasama doon, ngunit sila'y mapapahiya. Okay? So, ang again, masisecure natin, matitiyak natin na tayo'y kasama doon sa ating inaasam sa pagbabalik ng Panginoon kung nanatili tayo sa Panginoon at hindi tayo tumatalikod sa Kanya. Okay? So, yung makikita natin, ang isa pa rin na makikita natin na katangian ito sa unang Juan, chapter 4, verse 17, sabi ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinakatakutan ng araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig na ito. Gaya ng binanggit kanina na sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo nananatili at meron tayong kapanatagan. Ibig sabihin, hindi tayo natatakot. Kaya yung mga tao, mga natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon, ay wala silang kapanatagan. So, kinakailangan, nananatili tayo at hindi tayo natatakot dahil mayroon tayong kapanatagan na kasama tayo ang dadagitin ng Panginoon. Okay, so, kaya makita natin dito, kung meron tayong ganitong pag-asa, ito'y pinatutunayan at talagang gina-justify by your ability. Okay? Talagang matitiyak mo, mas mapatunayan yan sa magitan ng patuloy mong pananatiling, nananalig, maasa, nagtitiwala sa Panginoon. Okay? At hindi ka tumatalikot. Okay? Maliwanag po yun. At pangalawa, as long as you persevere, okay? Nanatili ka, nagtsatsaga ka, endure ka to the end. Hanggang sa wakas, kahit na i-persecute ka, ay hindi mo i-give up. Okay? So ito ay nagbibigay sa iyo ng ebidensya na katotohanan that we have a right to that eternal hope. Meron kang karapatan. Okay? Kasi nga, nananatili ka. Hindi ka gumigive up kahit ka ipipersecute, hindi mo siya idinideny. Okay? So yan po ay napakaliwanag na palatandaan na talagang kasama ka sa meron kang karapatan na tumanggap ng eternal hope na iyon, yung muling pagbabalik ng Panginoon. At pangalawa na ating pinag-aralan, tumasabi sa inyo, ang hope is secure by abiding. At pangalawa, our hope is manifest by righteousness. Nakikita sa atin ang katwiran. Okay? So maliwanag yan na sinasabi dito sa 1 John chapter 2, verse 29. Sabi niya, kung alam ninyo si Kristo yung matuwid, okay? Dapat ninyong malaman na ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Okay? So si Kristo daw ay righteous, okay? Matuwid. Okay? Kaya ang gumagawa daw ng matuwid ay anak ng Diyos. Okay? So meron akong nakita dito sa inyo na mga ibang translation. Sabi niya, kung nalalaman ninyo siya ay matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Okay? So wikang English, makita natin sa right. Sa huli ay, do it righteousness is born of him. Okay? Ipinanganak ng Diyos. Okay? Yung word na born again nga po at yun yung kumakita natin, yung mga totoong born again ay mga anak ng Diyos. Okay? So yun po yung sinasabi sa Biblia na kung tayo, if we have been born again, if you have been regenerated, pinago ka na ng Panginoon, if you have been given the life of God, okay, you have the new birth, meron pong bago. Yan po ang isa sa katunayan na mangyayari sa mga believer o totoong mananampalataya. Binago na sila, binigyan sila ng bagong buhay. If you then are a child of God, kung ikaw daw ay anak ng Diyos, okay, you will manifest, makikita sa iyong buhay, ang buhay ng Diyos that is in you. Okay? Yan po ang katotohanan. Kaya kung talagang may kaligtasan tayo at inaasam-asam natin yung muling pagbabalik ng Panginoon, makikita at makikita yung bagong buhay na buhay ng Diyos na sa atin. Kasi nga ang Diyos ay righteous, okay? Kaya ang sino mang gumagawa ng righteousness ay anak ng Diyos po, ipinanganak niya. Okay? So ang righteousness po is the result of the life of righteous one in us. Okay? Kaya po tayo nakikitaan ng katwiran dahil meron yung righteous na Diyos, inimpute po yung righteousness ng Panginoon. Alam ng Diyos na tayo ay imperfecto. Kaya nga po hindi natin kaya sundin ang sampung utos at talagang nagkakasala tayo. Pero salamat sa Panginoon sa ginawa ni Jesus Christ, okay? Yung katwiran, yung hinihiling ng kautusan, yung kabanalan na hinihiling ng Diyos,
ay ginawa ni Jesu Kristo. At yung ating sinampalatayanan si Kristo, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang righteousness. So ang resulta niyon, tayo binigyan ng kakayanan na makakitaan ng tuwira o kabanas sapagkat wala tayong kakayanan dahil nga sa ating kasalanan. Okay? So yan po makita natin na tayo ay sinabi, is born of Him. Ipinanganak tayo na muli ng Panginoon. Kaya yung pong new birth ay magandang tema po yan na binabanggit ni Juan. Okay, at magbigay review po tayo. Sabi nga po, ito yung basic na makikita natin paano magkakaroon ng pananampalataya ang pagiging anak ng Diyos ang isang tao. Sabi nga sa John, na siya rin ang sumulat ito sa Ebanghelyo, may subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. Okay, in-acknowledge, sinampalatayanan, sa kanya ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, importante po yung pagtanggap natin, pagsampalataya natin kay Jesus, ano yung sasabi? Binibigyan niya tayo ng karapatan na ano? Na anak ng Diyos. Tingnan niyo ang nangyari, ha? Siya nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, okay, likas natin, okay, by nature natin, o kaya yung ating origin, o Hudyo ka man, o hindi ka, no, it's not, hindi doon. O sa kagustuhan, meron kang will, o sa kagagawa ng tao, o yung influensya ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kaloob ng Diyos. It is the sovereign will of God. Yan po makikita natin. Okay? Siya po yung nag-initiate. So, dito, makita din natin anong sinabi ni Jesus kay Nicodemus. Sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, it is a requirement para pagharian tayo ng Diyos o makasama natin ng Diyos sa langit, kinakailangan maranasan natin yung pagiging anak ng Diyos o yung pagiging born again o ipinanganak na muli tayo. Okay? At ito ano yung makikita natin katangian ng mga ipinanganak na muli. Yung sasabi nga, nagmamanifest ng righteousness. Sabi, ang tinanggap ng Diyos bilang mga anak niya ay hindi ano, nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. Okay? So yung kagasabi nga natin na tinanggap natin yung righteousness, yung buhay na galing sa Diyos, kaya hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. At dahil ang Diyos ay ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. At yun yung ating pinag-aralan last time. So alam natin, na alam din ng Diyos na habang nandito tayo sa lupang katawan, ay hindi tayo perfecto. At makikita nga natin sa Romans chapter 7, ay mayroong struggle. Gusto mong gumawa ng kabutihan, gusto mong i-please ang Panginoon, pero naandoon yung kasamaan o yung kasalanan sa ating lupang katawan. Kaya dito makikita natin na hindi tayo dapat magpatuloy. So ang nangyayari dito, hindi perfection, yung sinabi natin, kundi direction natin. Okay? At hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? So yan po makikita natin na mahalagang mga talata na itinuturo sa atin ng Panginoon ni Juan na tungkol sa na dapat makita sa atin. Hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. At ano yung dapat makita sa atin? At sabi ni Juan sa 1 John chapter 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So yan ang isa sa mga manifestation na makikita natin na umiibig tayo. Okay? Nag-iibigan tayo. Dati noon, selfish lang tayo. Wala tayong concern o pagmamalasakit sa ibang tao. Ngayon, nag-iibigan tayo. Yan ang isa sa mga katangian ng mga totoong mananampalataya. Yung moral test ay nag-iibigan tayo. Iniibig natin ng Diyos, iniibig natin ang ating kapwa. At yan ang katunayan na tayo ay may relasyon o kumikilala sa Diyos. Okay. Ano pa? Ano pa yung makikita natin na nangyayari sa buhay ng isang tao na binago ng Panginoon? Sabi pa dyan sa 1 John chapter 5, verse 1 and 2, sabi, tayo sumasampalataya na si Kristo ang siyang Kristo, na si Jesus ay ang siyang Kristo, tayo yung mga anak ng Diyos. Okay? At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. At yun ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Isa pa to sa ating pinag-aaralan last time na ang isa sa mga moral test makita natin ay umiibig tayo sa Diyos, okay? At gayon din tinutupad natin ang kanyang mga utos. If you love me, you will obey my commandment. Okay? So yan ang isa sa mga katangian natin na
mahal natin ang salita ng Diyos. Kaya tayo nagbabasa, nag-aaral, makikinig ng salita ng Diyos at pumupunta sa bahay-sambahan upang ano, pakinggan ang salita ng Diyos at sundin yon. Okay? So yan ang isa sa mga katangian na dapat makita sa atin na totoong sumasampalataya sa Panginoon ay umiibig sa Ama, umiibig sa Anak, mga kapatiran at ganyan din ay sumusunod at tumutupad sa mga utos ng Panginoon. At ito pa, napakaganda sa verse po, sabi niya sa pagkat nagtatagumpay na ang mga anak ng Diyos ang salibutan. At nagtatagumpay tayo sa pagitan ng pananampalataya. Okay? So yan ang makikita natin na nangyayari sa totoong mananampalataya. Ang isa sa makikita natin ay nagtatagumpay sila, nag-overcomer sila. Ay hindi lagi silang talunan. At nagtatagumpay ang anak ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. At alam natin ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos. The more na nag-aaral ka, the more nag-sasaliksik ka, the more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumalakas ang iyong pananampalataya. At dahil doon, nagtatagumpay tayo. Okay? At saan tayo nagtatagumpay? Tingnan niyo. Sabi diyan sa verse 18 ng chapter 5, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Okay? Yun makita natin, yung direction natin. Hindi tayo nagpapatuloy bagamat nagkakasala tayo, pero hindi tayo, yun ang ating direction, hindi yun ang pattern na ating buhay. Bakit? Bakit natin nagagawa? Sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. Yan po ang isa sa mga pangako ng Panginoon. At hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Okay? Hindi tayo pwedeng galawin ng Diablo unless na ipahintulot ng Panginoon. Makikita natin dito sa talatang ito, yung sobering will ng Panginoon, provision at protection ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi sila pwedeng galawin ng Diablo kung wala siyang pahintulot. So sana po ay makikita po natin dito na maliwanag na ang mga mananampalataya ay mga bago nila lang kay Kristo. At ang buhay na yun ay makikita natin na ay dumating sa atin at makikita natin yun, malalaman natin yun sa kanilang mga behavior at consistent ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. At sa makikita natin ang mga taong ito ay talagang pinako, binigyan ng bagong buhay at nagmamanifest that new life. Okay? Sana mga kapatid ay nakikita nyo na ito sa inyong buhay. Righteousness ng Panginoon, ibig na kayo sa Panginoon, ibig niya na yung kapwa ninyo, kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ginagawa ninyo ang salita ng Diyos at nagtatagumpay kayo at nakikita ninyo yung pag-iingat ng Panginoon sa inyong buhay. At yan nga, kung ang buhay natin ay isang matuwid, ang buhay natin ay kasama natin lagi ang Panginoon, it produce righteous behavior. Okay? So, yan po yung ating lakay. At ako tayo dito sa pangatlo. Una nga, sabi nga sa inyo, our hope is secure by abiding. Natitiyak ninyo na kasama kayo sa darating na pag-asa at pagbabalik ng Panginoon kung nananatili kayo. Okay, pangalawa, yung our hope manifest by righteousness. Nakikita nga sa atin yung kabanalan at katwiran at ang buhay na ating godly living. At yung pangatlo ay dito tayo magbibigay ng malaking basin. At ito'y na simulan na natin last time, pero napakaganda nito at dito tayo tutuloy natin yung ating pag-aaral. Okay? Our hope is established in love. Excuse me. So ito po ay natatag, okay? Na talagang matibay na nangyari ang lahat ng ito, yung ating pag-asa dahil sa pag-ibig. Okay? Tingnan nyo sa verse na ito. Kaya sabi niya, tingnan ninyo, okay? Kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. So dito makita natin si Juan na simulan nito ay talagang na-amaze siya. Okay? Nagulat siya talaga. Na-thrill siya na nagalak talaga na tayo itawagin na ano. Sabi, tinawag niya tayong mga anak ng Diyos. Okay? Dito makikita natin na sa kanyang pagbubulay-bulay, nakita niya yung amazing, talagang grace o biyaya ng Diyos na tawagin ba naman ng Diyos ang isang makasalanan at tawagin niya itong anak ng Diyos. Imagine niyo yan. Kaya ano sabi niya? Bigyan natin ng malaking pansin yung isa-isahin natin, himay-himayin natin yung mga salita na ito. Okay, kagaya ng nanggit natin last time, sabi niya, yung word na see, isa na exclamation, talagang nakakagulat at talagang nakakamanga. Sabi niya, look,
Ay, tingnan ninyo, behold. Oh, okay. Calling the close attention, no? Na talagang tingnan natin mabuti at talagang pag-aralan natin mabuti. Kaya ngayong araw na ito ay talagang bibigyan natin ng malaking pansin ito. Yung sa mga niyuan, eh, tingnan ninyo. Okay? Mamangha kayo. Okay? So sana ngayong umaga ay talagang makita natin kung gaano talagang kila ang pag-ibig ng Diyos kung bakit na tayo tinawag na anak ng Diyos. Okay? So again, dito natin yung sinasabi nga yung salita na how great. Okay? Sa wikang Grego, makita natin para bigyan natin ito ng malaking pagpapahalaga. Ang ibig sabihin nito is potapen, okay? Sa Greek. Ang ibig po sabihin nito sa classic Greek ay something foreign. Talagang kakaiba ito. Hindi ito something alien. Galing ito sa ibang lugar, okay? Sa ibang bansa o ibang planeta. Kumbaga something that is inexplicable, okay? Hindi mapaliwanag sa long terminology. Kumbaga kulang sa ating mga terminology, okay? Sa mga salitaan natin para ma-explain mo o maipaliwanag mo kung kaano kadakila yung sinasabi ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya ang sabi niya dito, sabi ni John, look, okay? Tingnan ninyo, there is a love, merong pag-ibig na talagang lubos na lubos na hindi natin alam ito. Hindi ito pamilyar, hindi ito natural sa atin. Okay? Bigyan natin ng pansin. Okay? It's not at all like human love. Hindi ka paresto ng pag-ibig na pinadadama o nakikita o nararanasan natin sa ating buhay bilang mga tao. Ito ay isang alien. Galing to sa ibang lugar. It's a love that human experience doesn't know. Hindi pa natin ito nararanasan. Okay? At yan ang makikita nating kahulugan ito ng yung how great na ito. It is the love that outside of us. Okay? Malayo ito sa atin. Above us and beyond us. Talagang kakaiba talaga. Okay? At kung titingnan nyo pa sa ibang yung word na po natin, okay, ay ginamit din sa Matthew chapter 8 verse 27. Ito yung pangyayari na si Jesus ay natutulog, malakas ang bagyo doon at ang mga alagad ay natatakot na baka sila malunod at si Jesus naman ay nakahiga. At alam nyo ba nangyari? Sabi ng mga alagad ay namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Okay? So diyan po makikita natin na yung word na po natin, okay, ay ginamit din dito sa talatang ito sa kanya. Ano? Okay? Is this man an alien? Sabi niya, ano ito? Nilalabos ang klaseng uri ng taong ito. Namangha talaga sila. Bibihira nga naman yun. Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. So yan po makikita natin na nasabi nga dito na yung nakuha sila, nakulat sila. Is this man from another planet? Diba? Galing ba ito sa ibang planeta? Ibig sabihin talagang alien siya. Okay? Ibig sabihin natin hindi pangkaraniwan yun na mamangha sila at meron pang isang talata kung saan ginamit din po yung word na yun. Okay? At ito yung makikita natin sa 2 Peter chapter 3. Verse 10 to 11, sabi niya, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang mangnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan na yun, bigla daw mawawala kasabay ng isang malakas na ugo. Matutupok ang araw, buwan, at ang mga bituin, at ang mundo, at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. So, lahat ng bagay dito sa earth, okay, ay mawawala talaga. Pero tingnan nyo sa verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay magpupugnaw ng ganito. Sabi dito, yung ano? Ano nga ngayon ang mga pagkatao ng nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay na pagkamauin? Okay? So makikita natin dito sa talatang ito, yung daw mundo na ating kinalalagyan ngayon ay mawawala. Kaya anong sabi niya? Anong dapat na pagkatao ang dapat nating gawin, okay, nararapat na yung mamuhay tayo na may kabanalan at pagkawaoin. Okay? So yan ang gusto ng Panginoon. So ano ibig sabihin po na ito? Makita natin na dito sa mundo nating ito, okay, ay sabi nga natin ay we have one, no?
na alam natin na si Jesus ay dumating sa atin, a man who is foreign, okay? Hindi dito, talaga galing sa ibang lugar, at naging siyang tao, at human being, at tinatawag siyang God-man, okay? Meron din tayong Diyos, okay, na nagmahal sa atin ng pagmamahal na that is foreign to anything we would know. Talagang kakaiba ito. Hindi ito pangkaraniwan, hindi ito likas na nandito sa daigdig natin. Hindi natin ito naranasan. Who call us na tumatawag sa atin na to live lives, no, that are alien to all those around us. Kaya yun yung nakita natin sa Peter, no, na yung Diyos na tumatawag sa atin, alam niya na mapupunan din ang ating mundo nito. So, ibig sabihin lang, mga kapatid, kung totoo kang mananampalataya, okay, huwag mong bigyan ng malaking pansin ang mga bagay sa mundo nito kasi hindi pa siya. At dapat natin bigyan ng pansin, okay, ay yung mga bagay na may pangwalang hanggan. Sapagkat yun ang nais ng Diyos sa atin. So, kakaiba talaga. Okay? Yun ang makikita natin dito na sinasabi dito, okay, ng mga talatang ito. Okay? Na talagang maranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon na talagang alien o yung sabihin na hindi pangkaraniwan galing sa ibang lugar ito. So ang pag-ibig na ito, ang sinasabi sa Biblia, ito yung tinatawag na agape. It is the word for the love of the will. Okay? Hindi ito yung erotic love, no? Yung erotic love ay ito yung affection na pinadadama na pag-ibig ng mga mag-asawa, lalaki, babae, at yun din yung affectionate love na tinatawag ng mga magkakaibigan. Hindi rin ito pag-ibig na tinatawag na family kind love na normal yan sa mga tatay o mga magulang at sa kanyang mga anak. Okay? Ang agape love na ito ay tinatawag na it is the love of the will. Talagang mayroong kagustuhan o kalooban. Okay? Talagang pinasya. Okay? It is the love that basically love because it choose to love. Talagang pinili ka niya. Okay? It's a love of a choice. Talagang ginusto niya yun. Okay? At yun ang kalooban niya. It is spontaneous. Ito ay talagang libre. At ito ay kusa. Okay? Okay? Ito ay likas sa kanya. At ito ay self-giving. Talagang ibinibigay ang kanyang sarili. At kaya maliwanag yan sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Ano sabi niya? Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang tao na ano, nag-alay, self-giving ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So yan po makikita natin na pag-ibig na ipinakita ng Diyos, bihira yan, hindi pangkaraniwan yan. Okay? Hindi likas yan sa atin sa daigdig nito. It is alien, it is foreign talaga. Okay? Na nag-alay ang Panginoon ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Nasabi niya, it is a self-sacrificing, nagsasakripisyo ito. It seeks nothing for itself. Wala siyang hinangad. Meron iba kasi nagbibigay, pero naghahanap ng kapalit. Ito hindi. Only to give itself away, binibigay niya, at ang nagbe-benepisyo ito, yung iba. Ito ay libre, ito ay kusa, without that person necessary being worthy. Hindi kinakailangan, karapat-dapat yung pinagbibigyan of such an expression. So, ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon. Wala siyang nakitang ika nga ibabalik natin o kaya ay karapat-dapat pa tayo. Hindi talaga. Pinili niya tayong mahalin. At yan po yung makita natin na sinasabi ni Juan na talagang it is an alien love. Hindi likas siya sa atin. Kakaibang pag-ibig yan. Okay? So, tingnan ninyo sa amin niya, look, okay? Ang kung gaano kadakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon. Kung tatanungin natin, anong klaseng pag-ibig yun? Okay? What kind of love is that? Okay? So, yun ang magiging tanong niya. Yun nga po ang makikita natin na saan? Okay? Kaya nga yung makikita natin mga alam, paano? Sinong tao to? Anong klaseng tao to? So, dadating yung tanong sa atin na what kind of love is this? Okay? Saan nang galing yun? Where did it come from? Diba? Saan galing yan? So, ang answer po doon ay walang iba kundi galing sa Ama. Okay? Sa Diyos. Okay? It is an alien. Okay? Hindi ito likas dito. Okay? It is a foreign. It is not earthly. Hindi natin makikita yan sa daigdig natin nito sa lupa. Ang source nito, ang pinanggalingan nito, ay walang iba, hindi galing sa langit. God is the initiator. Okay? Siya ang nagpasimula
ng pag-ibig na ito. Okay? So, yan po makikita natin na yung Christian hope natin, para maintindihan natin ang pag-asang ito because we have been made children of God. Okay? Ginawa niya tayong anak ng Diyos because we were born of Him. Dahil nga ipinanganak niya tayo. And we were born of Him because He chose to love us with a saving love. Kaya po tayo naligtas, kaya po tayo ipinanganak na muli ng Panginoon ay dahil minahal niya tayo ng saving love. Okay? So itong pag-ibig na ito, sabi nga sa Greek, it's expressed a generous kind of giving. Talagang generous siya. Talagang bukal. Ay, yung kanyang pag-ibig, we could almost say, sobra-sobra, lavish on us talaga. That is the love that God has given to us. At yan po ay makikita nga natin sa sinasabi sa 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Sabi niya, inayang ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ano, nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Ito na yung the best na gift niya o pag-ibig niya sa atin na binigay niya ang kanyang anak upang ano, magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At ito ang pag-ibig. Ito yung dinescribe pa paano yung klase ng pag-ibig niya. Hindi sa inibig natin ng Diyos. Okay? Hindi tayo nag-initiate ng pag-ibig niya, kundi tayo ang ano, inibig niya. Eh, siya ang nag-initiate noon. Okay? Isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog, okay? Propitiation para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So yun ang makikita natin, yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? Alam nyo, hindi natin kayang isatisfy ang Diyos dahil nga dahil tayo nagkasala. Okay? Kung tayo nagkasala, dapat mapatawad, maparusahan tayo, mapatawad tayo. At hindi naman natin kayang gawin yun. Ang ginawa niya, nagsugo siya, okay? Naghandog siya, at si Jesus nga po ang naging handog niya para mapatawad tayo sa ating kasalanan, para mapawi ang kanyang galit sa atin. Ganyan po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Okay? So yan po makita natin na dahil sa pag-ibig ng Diyos, eh, sa John 3:16 nga, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salita. Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong anak. So anong klaseng pag-ibig to? It was a free, libre, uninfluenced, okay, wala nang influence, undeserved talaga, unmerited, hindi tayo talaga karapat-dapat, pero ito ay bukal sa kanya, okay, spontaneous and sovereign, okay, ang makapangyarihang love from God that has no man human explanation. Kaya ang sabi niya sa wikang Tagalog, gayon na lamang, hindi ma-explain, nor does it have a human counterpart. Okay, talagang may katapat ito because there was nothing in us whatsoever to elicit para tumanggap ng ganitong pag-ibig. So ganyan po, klase ng pag-ibig ng Panginoon. Siya nag-initiate, okay? He loved us because it was in Him to love us. Nasa kanya yun. Pinili niya tayo. He loved us so much that we should be called talagang children of God. So sana po makita natin ito, no? Okay? Yung bang maging close ka sa isang tao, sabi mo, oh, close ka ba doon sa kilalang tao, tondwa na tayo. Alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig? Sabi niya, He called us children of God. Okay? Sabi niya dito, He brought us as close as we could get. He brought us into His family. Nagkita yung ano, children of God. Hindi lang basta sabi mo, o close kami, o friend kami, o co-worker kami, o kay-laborer ko, o kasama ko sa opisina yan, kasama ko sa trabaho yan. Bagamat, bahagi yun ang ating relasyon sa Panginoon at dapat natin ipagpasalamat yun ang sinasabi ng Biblia na co-laborer tayo, pero hindi lang po das tayo membro ng kanyang kaharian, kundi ano, tayo'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo ano, in-adopt niya, inampun niya tayo sa kanyang maging ano, anak ng Diyos. Anong sabi ni John? Na-struck siya, nagulat talaga siya. Saying that we should be called children of God. Sana nakita niyo rin ito, yung nakita niyo yan. Tingnan niyo, how great. Okay? Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi lang basta tayo press o close lang tayo. Okay? No, we are called children of God. Okay? So ang lahat ng ito makikita natin are all affected. Yun ang totoo. Talagang ginagawa. Nangyari yun dahil sa sobrang love ng Diyos sa atin. Okay? Kaya mga kapatid,
we have this hope. Meron tayong inaasahan because He loved us, mahal niya tayo, into this hope. Minahal niya tayo para bigyan niya tayo ng ganitong pag-asa. Sana mga kapatid, ano man ang kalagayan natin ngayon at sa mga hinaharap, ano bang pandemya, ano bang sakit meron tayo o hirap na naranasan natin, sana mag-encourage sa atin ang mga talatang ito. At sana ito'y makita natin. Tingnan nyo ha. He loved me, okay? Minahal niya tayo when I was a sinner and undeserving, okay? Sana makita natin yan. Sa kabila na tayo makasalanan, hindi tayo karapat dapat, minahal niya tayo. He loved me when I was a stranger and a foreigner, okay? Talagang malayo tayo, talagang hindi tayo kilala. Malayo ang ating isipan, ang ating ginagawa sa kanya. He loved me when I was alienated from Him. Talagang malayo, wala siya sa plano natin. Okay? Tingnan nyo. He loved me, okay? He loved us when I was His enemy. Okay? Kaaway tayo ng Diyos. Pero ano, sa kabila niyon, He made me His child. Okay? So sana yun ang makita natin ngayon. Na sa kabila na tayo sinner, undeserving, stranger, foreigner, alienated sa kanya at enemy niya, pero pinili niya pa rin tayong ano, at tawaging anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, if He loved me, minahal niya tayo, minahal niya ako, at ibinigay niya yung marvelous hope na ito, yung pag-asa, and made me His child, ginawa niya tayo anak niya, when I was His enemy, nung tanahon na tayo'y kalaaway pa ng Diyos, ito ang tanong, will He not sustain me now that I am His son? At pangandang tanong yun, mga kapatid. Kung tayo dating kaaway ng Diyos, minahal niya tayo at binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Ngayon kaya na tayo anak na ng Diyos, tinawag niya na tayong anak ng Diyos, hindi niya kaya ibibigay ang dapat nating kailangan sa araw-araw. He will not sustain us para lakasin niya tayo physically, spiritually, mentally. Okay? Napakaganda po mga tanong yan at sana'y maging encouragement po sa atin yan. Okay? Marami po mga taong sa ngayon ay ang tingin nila sa Diyos ay minsan yung pag-ibig nila ay minamahal niya iba, mahal niya ito sa ibang paraan. Okay? Tandaan po natin kapag ang Diyos po ay nag-a-act ng judgment, okay? Kung siya man ay nagagalit at talagang napopuot, bench po siya o maghihinganti at magiging siyang matuwid, okay? Hindi ibig po sabihin nyo na hindi po siya nagpapakita ng pag-ibig. Ang kanyang attributes po, yung mga katangian ng Panginoon, ay hindi po siya isolated. Hindi po siya ng mga, yung pyesa ng piano na meron do, re, mi, magkakaiwalay po siya. Okay? Ang katotohanan po, the truth of the matter, tandaan po natin, the truth of the matter is God is lovingly holy. Okay? God is lovingly omniscient. Kapangyarihan po siya. God is lovingly just. And God is lovingly vengeful. Okay? So lahat po yan ay kasama po yung kanyang attributes. Hindi po sila magkakaiwalay. Loving, holiness, injustice, omniscient, vengeful, yung kanyang poot o kagalit. Okay? God is lovingly gracious. God is lovingly holy. And God is holy. No? Buong buo ay talagang loving and so forth and so on. So yan po makikita natin. Ang lahat po nang iyan ay nagkakasama-sama yan, okay? Sa person o persona ng Diyos. And God is perfectly, okay? So yan po ang makikita natin na ang pag-ibig po ay talagang ganap po siya na totoo na sama-sama po siyang fabric of God so that the every attribute of God is pervaded by every other attributes of God, okay? Magkakasama-sama po sila, hindi po sila magkakahiwalay. Of course, ang Diyos ay minahal niya tayo with a special love. Of course, sinabi din natin na mahal niyang buong tao, ang buong mundo, okay, sabi nga sa ano, for God so loved the world, pero makita natin doon sa Mark, yung kwento po tungkol sa rich young ruler, di ba? Minahal niya itong taong ito, sabi niya, God, Jesus looked at him and felt love for him, okay? So, ganyan po, mahal ng Panginoon ang mundo, God loves the world, pero yung love na ito is a general love, okay? It is a love in universal. Ito ay love na is indiscriminate, walang itinatangin. At dahil doon sa pag-ibig ng Panginoon, merong resulta po ito ng common grace na tinatawag. At ito yung
Dahil sa universal love na ito, o general love ng Panginoon, nakakaroon siya ng compassion sa mga nawawala. At dahil din sa kanyang pagmamahal na yun, general love na yun, ito ay nagresulta ng warning sa mga tao para sila ay magsisi. At dahil doon sa general love na yun, ipinipresent natin yung gospel sa kanila. Okay? Pero tandaan po natin, magamat mahal ng Diyos ang buong salibutan, pero yung pagmamahal niya sa mga totoong minahal niya, yung totoong anak niya, okay, it is different. Okay? Bakit? Sapagkat minahal niya tayo ng saving love. Okay? It is a complete love. Okay? Kompleto po yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig niya sa daigdig, sa buong mundo, it is a general and universal. Okay? Pero ang pag-ibig niya sa mga banal, mga mananampalataya, okay, ito ay tiyatawag na saving love o complete love. Okay? Ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa John chapter 13? He loved them to the, no? To the end, to the max, to the full. Kita niya na? Kompleto talaga. Hanggang sa wakas. Okay? Maximum. At talagang buong buo. At anong sabi pa sa Sapitan chapter 3 verse 17? It's a renewing love. Binabago ka talaga ang pag-ibig nito. At ayon din doon sa presentation ng New Covenant, yung bagong kasunduan o bagong tipan na sinabi sa Jeremiah 31, it is an eternal love. Okay? Bagamat nagbabago yung kanyang minamahal, yung kanyang minahal nga ay, pero siya hindi nagbabago. It is an eternal love. Okay? At gaya nga sabi nga sa John 3 verse 11, 13 verse 11, it is a perfect love. Okay? At talagang perfecto ito. Okay? Talagang ganap. And then makita natin sa Romans chapter 9 verse 13 to 15, ito ay an electing love. Okay? Talagang minahal niya si Jacob kaysa kay Esau. So meron siyang pagpili. Okay? Talagang minahal niya yung si Jacob o si Israel. Okay? Kaysa kay Esau. So makita natin dito na ano ba? Tuloy natin. Sabi pa dito sa Romans chapter 5 verse 8, it is a saving love. Okay? And also yung sa Romans chapter 8 verse 38 and 39, unbreakable love. Walang makakahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Napakagandang talata po niya. Okay? Unbreakable. Talaga. Okay? And also sa Ephesians, yung chapter na ito, it is a protecting. Pinoprotektahan tayo ng kanyang pag-ibig at ganyan din nililinis tayo ng pag-ibig na ito, di ba? Yan ang makikita natin, talagang nakadama tayo ng totoong pagmamahal, talagang binabago tayo kapag nakaranas tayo ng pagmamahal ng Panginoon. And then, ito rin, yung pagmamahal natin, dinidisiplina niya tayo, yung pagmamahal. Kung mahal niya talaga tayo, tinutuwid niya tayo. Yan sinasabi sa Hebrews chapter 12, verse 6. Okay? So, tandaan po natin yung pag-ibig na ipinadama niya sa kanyang mga anhal, mga banal at mga hinirang. Okay? Hindi ito general love. It is not a universal. It is not an indiscriminating. Okay? Na talagang tanga ay magulo o walang tinatangi. Okay? Pero makikita natin dito, it is a special. Ito ay talagang natatangi at sadya. Okay? Particular, talagang detalyado at talagang discriminating. Nakikita natin ang kaibahan, yung pag-ibig na ito. Okay? So yan po ang klase ng pag-ibig na ipinadama niya sa mga believers. It is a love that only believers know. Okay, talagang mananampalataya. Naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon ito. Ikaw lamang ang nakakaalam nito. Okay? So, meron daw isang songwriter, no, na nagsulat sa niya, the love of Jesus, what is none but his love one knows. Okay? Yung pag-ibig daw ng Panginoon, ang nakakakilala lang niya, ang nakakaalam lang niya, ay walang iba, kundi yung mga minahal ng Panginoon. Okay? Yung totoong mananampalataya. Okay? None but his love once known. Kung talagang naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, special, particular, and discriminating love, ikaw lamang ang makakaalam nito. Okay? So napakaligaya, talagang nakakatuwa na malaman natin of being loved into eternal hope and fulfillment when you doesn't deserve it. Okay? So talagang nakakatuwa yun na malaman mo na minahal ka ng Diyos para makasama niya ka doon sa inaasam mong eternal at ito'y mapupulpil ito
kahit hindi ka karapat dapat. At yan po ay napagandang ilustrasyon na makikita natin, okay? Na inillustrate ni Propeta Ezekiel. Alam mo ba nangyari sa yung pinakita yung sovereign love ng Diyos sa atin? Sabi niya ay sabi ng Propeta Ezekiel sa bansang Israel nang ikaw ay isilang, kita niyo ha. Hindi ka pinutulan lang ng pusod ni pinaliguan ni kunuskos ng asin, ni binalot ang lampin. So nangyari, yung sanggol, hindi man lang pinutol yung pusod, okay? Hindi man lang inayos, hindi na minalatan ng pin, sabi niya, walang nag-ukol ng panahon upang gawin yun sa isa sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang nag-awa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa ng ikaw ay isil. Imagine ninyo, bagong silang ka, inilagay ka na lang sa lupa. Nang nadaanan kita, kawawang-kawawang ka sa sarili mong dugo. Kita nyo, punong-puno pa ng dugo yung sanggol. Sinabi ko sa iyo noon, ay mabubuhay ka. Ayan, ganyan. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bansang Israel. At lalaki kang tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga na maging ganap na dalaga. Ano nangyari sa kanya? Yung malusog ang dibdib, mahaba ang imbo. Ngunit ikaw ay anong hubot hubad. Ano niyo po ba nangyari sa bansang Israel? Ayon sa istorya niya, kung basahin niyo po yung buong talata, siya po ay prostitute po siya. Okay? At naging siyang marumi. Okay? So imagine po natin at hindi lang po siya nagbebenta, ang prostitute po ay binabayaran siya. Hindi, siya pa yung nagbabayad para sipingan po siya. Ganyang kasama ang nangyari sa bansang Israel. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoon sa bandang muli? Kung magkagayon, maalala mo nung ikaw ay bata pa at mapahiya ka sa sarili mo kapag nasama mo ang mga kapatid mo, nakakabata at nakakatanda sa iyo. Kasi isasama ko sa iyo, bagamat hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayon makikilala mo ako si Yahweh. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat ng kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahiyan. So ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon. Sa kabila ng ginawa nating kasamaan ng bansang Israel, tayo rin mga mananampalataya. Nakakaya ang ating ginawa. Pero sa kabila noon, minahal pa rin niya tayo. Okay? So yun po makikita natin yung undenying, ultimate, saving love of God sa bansang Israel. At ganyan din po ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga pinili. Okay? That is an amazing love, kind of love na pinakita doon. At ano yung sinasabi nga ng Panginoon kapag tayo ay minahal niya? Sabi diyan sa Romans chapter 8, verse 38-39, sapagkat natitiyak kong walang makakapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Basta pinili niya tayong mahalin, walang makakapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi ka katakutan ng tao. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, hindi mo katakutan ng kamatayan. Ang kamatayan po ay pintuan lamang para makasama mo ang Diyos habang buhay. Ang buhay, okay? Ang mga anghel, o yung mga buhay, okay? Yung mga tao, mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, mga kasalukuyan o mga hinarap. Okay? Even the evil spirit, okay? Yung nangyayari ngayon o yung mga future na mangyayari, yung ating katakutan yan. Sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon is unbreakable. Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So sana po makita po natin yan na talagang ganap ang pag-ibig natin. Okay? At tingnan nyo na sa amin. Kaya dito, nakikita natin, dadako naman tayo doon sa nakita natin yung kami. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Sana nakita natin yun. Kaya niya tayo tinawag na anak ng Diyos. Okay? So ganap, very hanggang sa katapusan. Okay? Walang makakapag-iwalay. At dito, dumako naman tayo sa pangalawang bahagi ng ating talata. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Okay? So yan po makikita nating word na we are for this reason. Okay? Ito ang dahilan. Okay? Sabi nga ay actually for this reason, ito ang dahilan, therefore, ito yung consequent, okay? Dahil na minahal tayo ng Panginoon, tinawag niya tayo, ano nangyari?
Ito ang reason hindi tayo kilala ng salita. Okay? Dahil nga, because we are the children of God, dahil nga doon sa kanyang sovereign, okay? Pangyarihan, saving, niligtas niya tayo, supernatural love, having been transformed, binago niya tayo, yung old life natin, nawala na, at ngayon tayo ay lumalakit sa newness of life, bago na nga yung buhay natin. We are now a new creation in Christ Jesus. The world doesn't know us, hindi tayo naiintindihan. Bakit ang bago tayo? Bakit ganito na ang takbo natin? Bakit ganito yung ating pamumuhay? Okay? And that is true, totoo yan. Hindi tayo makikilala. Okay? Ang mga unregenerated o ang mga unbeliever cannot comprehend, hindi nila maisip kung sino tayo. Okay? Why? Ang dahilan, sabi nga dito, sabi sa Romans chapter 8, verse 18 to 19, para sa atin, okay, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan, okay, ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang mahayag sa ating digmaalang araw. Sapagkat nananabik ang sanlibutan na ihiyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay? So yung makikita natin na mayroong glorious manifestation, okay, na mangyayari, mayroong mahayag na kaluwalhatian. Okay? Kaya makita nyo kapag tayo pumunta sa restaurant, pumunta sa mga grocery, hindi nila alam na tayo yung mga anak ng Diyos. Wala silang alam, yung mga taong nasa paligid natin, hindi nila alam na meron tayong Espiritu ng Diyos, na ang Espiritu na yun, yung Creator of the Universe na namubuhay sa atin. Tayo ang tinatawag na templo ng Diyos, di ba? Na Espiritu ng Diyos, siya ay namumuhay sa atin. De, no idea, literally, na ang ating kaluluwa is the life of God. Okay? Yan po ang makikita natin. Wala silang kaalam-alam. Wala silang alam tungkol na tayo ay papunta sa langit. Wala yung ating tibok ng ating isipan, yung ating puso, ay tayo ay may pag-asa sa Panginoon. Wala silang idea doon. Okay? Na tayo ay hindi nila alam na tayo may access sa trono ng Diyos. Okay? At doon ay ibinibigay ng Panginoon yung ating mga pangailangan at sagot sa ating mga panalangin. Meron tayong kapayapaan, may kaligayahan tayo. So, meron din tayong available na mga tinatawag na fruit of the Spirit in fullness. Okay? Wala silang idea na tayo ay binibigyan ng Diyos ng mga anghel na nagmi-minister sa atin at para magawa natin yung kalooban ng Diyos at matupad yung purpose niya at maprotektahan tayo tungkol doon. Talagang makikita natin ang mundo o nasa ating paligid, mga unbeliever ay walang clue sapagkat we possess a veil, life from above. Okay? Natatakluban sila. Talagang nababalutan yung kailang kaisipan. Hindi nila nakikita pa. Kasi nga, mahahayag pa yon. Okay? So, they have no clue ng either tungkol kay Jesus Christ. Okay? Hindi nila alam. Kaya, hindi na tayo nakikilala. Okay? Dahil nga, hindi nila kilala ang Panginoon. Okay? Yun ang sinasabi po dito na nahayag pa. Okay? And then, ito rin, makikita natin na nangyari doon sa time na yung transfiguration, makita natin, maraming kasama ang Panginoon doon sa sa transfiguration, makita natin sa Matthew chapter 17, verse 2 to 9, okay? Ang nakakita lang nyo, si Peter, James, and John, they saw who he was, okay? So dito, he was unveiled for them in the transfiguration. Baga, hindi ito nakikita ng iba, pero ina-unveil niya, pinapakitaan niya lang yung iba, okay? So ganoon din po makita natin dito na sa crowd, okay, na makikita natin yung nag-execute o yung nagparusa sa atin sa Panginoon, ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa cross, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang ibig ko sabihin noon, certainly, yung mga taong na nasa paligid niyo, hindi kilala na siya'y totoong Diyos. Di ba? Kung alam nila yung Diyos yun, diba, tatakot sila, di ba? Pero hindi. Okay, makikita na, obviously, hindi nila kilala ang Diyos. Okay? Hindi nila kilala yun. Okay? So, ganoon din tayo, hindi nila rin kilala ang mga taong nasa ating paligid ay hindi nila kilala kung sino tayo na mga anak ng Diyos. Okay? Na hindi nila alam na we have been loved into being God's children. Hindi nila alam yan. And the world is clueless as to who we are. Okay? Kung paano hindi siya kilala ng Panginoon yung mga ibang mga alagad, hindi nakita na yung kaluwalhatian ng Panginoon during the transfiguration, siya ipinako sa krus, ganoon din. Hindi rin alam ng mga tao nating nasa paligid kung sino tayo ngayon. Okay? Tandaan natin, we are not on equal footing. Hindi tayo pareho with anybody in the world.
Okay? In any other religious system. Okay? Kaya hindi po pwede sabihin na pare-parehas lang tayo. No. Iba po ang totoong mananampalataya. Okay? Sapagkat anong, we have the true life. Nasa atin ang totoong buhay ng Diyos. Okay? Yung in-impart niya sa atin, nung minahal niya tayo, na born again tayo, ibinigay po ang buhay ng Diyos atin. We have the truth. Nasa atin po ang katotohanan. Okay? So, tanda natin ngayon, hindi masyadong tinatanggap na maraming tao yan. Okay? Ang attitude ng iba, mga religion, ay may mga options sila. Okay? Tayong lahat ay pare-parehas lang. Okay? In desire natin na makakonekta sa power na yun. Pero tandaan natin, but the truth is, they don't know who we are, but we are the children of God. Okay? Tandaan po natin na tayo'y totoong mga anak ng Diyos. Okay? But the truth is, they don't know who we are the children of God. Okay? Pero tandaan po natin, hindi dapat tayo maging proud. Okay? Bagkos ay maging humble po tayo. Yan po, isa sa mga totoong katangian ng mga totoong mananampalataya, they humble. Kagaya po ng ating Panginoon, hindi siya nagmalaki, hindi he humble as a servant. Okay? Yan ang isa sa mga katangian ng mga totoong mananampalataya, hindi mayabang. Okay? Bagkos sa kabila ng nalaman nila yung katotohanan sila, anak ng Diyos, hindi sila mapagmataas. Okay? Dahil ang katotohanan, okay, because the truth of the matter is we're not any different than they are in terms of humanness. Kung pag-uusapan ng tungkol sa pagkatao, ay pare-parehas lang tayo. Pero ang kaibahan natin, okay, yung the marvelous grace of God, yung tinatawag na biyaya ng Diyos, nahabag ang Diyos sa atin. Kaya tayo niya napili dahil sa awa niya sa atin. Hindi dahil we deserve it, okay? Dahil naawa siya ng Diyos, okay? So yan po makikita natin na tandaan natin na someday, balang araw, malalaman ng mundo, okay, kung sino talaga ang totoong mananampalataya. So kaya ayon po sa ating pag-aaral, ay talagang committed tayo, naniniwala tayo sa tinatawag na Millennium Kingdom, okay? So tandaan natin anong mangyayari sa Millennium Kingdom, okay? When we come back, babalik tayo, di ba? Yung second coming ng Panginoon, okay? bababa siya at anong mag-establish siya ng ano ng Millennium Kingdom? Anong mangyayari sa atin when we come back? Ang ating katawan na ay ano, magkakaroon ng glorified form na. We're going to be taken to glory, okay? Transform, binago na, come back with Jesus when he set up his kingdom. Yan po ang mangyayari. At anong mangyari doon? We will reign. Mamamahala tayo with Him on the earth. Okay? Kasama na tayo. Makakasama na tayo ng Panginoon na mamamahala. And then the world will know who we are. Sino tayo? Kaya yung makikita natin na yan yung sinasabi na kung meron tayong mga pagtitiis ngayon, okay? Ay hindi maikukumpira sa darating, nakalawalating ang darating sa atin. Okay, mahayag. Kaya tandaan natin, our days is coming. Okay, kapag dumating ang Panginoon, ang namumuno na ang Panginoon dito sa lupa, sa Pilipinas, makikita nila kung sino talaga tayo. Kaya sabi dito, again, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan. Tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, marami tayong persecution, pagtitiis, lalo na po yung ginagawa. Nung unang panahon, pinapatay sila, pinagkakaitan sila, dinedeprive po sila. Tayo din bilang mga mananampalataya ngayon, nagtitiis tayo, nagsiself-sacrifice po tayo, hindi tayo materialistic, hindi natin hinahangad ang mga material na bagay. Ngayon, ang mundo, ang sapatan, ang success ng buhay nila ay tayo sa pera. No, tayo hindi, nagtitiis tayo sa kasalukuyan. Pero tandaan natin, sabi niya, yung pagtitiis natin sa kasalukuyan, ano, sabi niya, hindi mayambing, okay? Sa kaluwalatiyang mahayag sa ating palangaral. Okay? So yun ang ating inaasam-asam. Yung millennium time, yung kasama natin ng Panginoon sapagkat ipapakilala tayo sa buong mundo kung sino tayo. We have the glorified body sapagkat nananabik ang salibutan na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. So yung mga kapatid na tandaan natin, okay? Nasabi nga ay with the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, di ba? They have no idea who you're looking at. Hindi na nakikita ko, nalalaman ko sino tayo. Okay? Pero sa twinkling of an eyes, sa muling pagbabalik ng Panginoon, okay? You don't know, no? Natandil na nalalaman, okay? That the sovereign creator, ang Panginoon Diyos of the universe, ang lumikha ng buong daigdig. Bago pa nagsimula ito, isinulat na po ang
ating pangalan sa kanyang private book. Na tayo, I was born. Tayo ipinanganak na muli ng Panginoon dahil sa resulta ng kanyang purpose, layunin. At yung purpose na yun ay na-unfold. Ito ay nahayag in bringing to me the knowledge of Jesus Christ. Nangyari lang yun, nalakita natin yung ating layunin dahil nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo. At dahil doon sa kanyang pagkakilala natin sa Panginoon, tayo binago niya. At anong nangyari sa atin? Hindi na tayo, and I am new creation, hindi na tayo katulad ng masamang tao o makasalanan, kundi binago niya na tayo dahil kay Kristo. Okay? So, tandaan natin, ano nangyari na ngayon sa atin? I now belong to God. At ang buhay ng Diyos na nasa akin, God has transformed my inner man so that I am now a citizen of heaven and I am an alien here. Tandaan natin, hindi ito ang daibig natin. Tayo yung mga citizen of heaven. Okay? So kung sabi natin, sining alien, tayo yung mga kapatid ang totoong alien kasi hindi ito ang totoong mundo natin. Ang ating mundo ay kasama ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, hindi pa nila nakikita yan. Pero someday, in the glorious kingdom of Christ, they will makikita nila. Kaya sana po mga kapatid, sa ating pinag-aralan na ito, so our hope has these blessed features. Okay? Yung ating pag-asa ay talaga makikita natin ay napakadakila, napakaganda ang napapaloob nito. It is guaranteed by abiding. Parang natitiyak natin na tayo kasama doon sa inaasam-asam natin pagbabalik ng Panginoon, pagbabago ng ating buhay kung tayo ay nananatili. At kung tayo ay nakikitaan at katuwiran at kabanalan at yun din ay naranasan natin at na nasin natin ang pag-ibig ng Panginoon at ito'y nakasalalay sa pag-ibig ng Panginoon na totoong ganap at wagas at perfect at nakakapagligtas at walang makakapagwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Naway pagpalain tayo at naway mabigyan tayo ng kalakasan sa ating mga kasalukuyang nangyayari sa ating daigdig at sana'y manabik tayo sa ating pag-asa at darating ng Panginoon at tayo'y muling mabuhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa dakilang biyaya at pagliligtas mo sa amin, dakilang pag-ibig mo po sa amin. Dalangin po namin na sana yung mga tao nakapakinig ng iyong mga salita'y bigyan mo ng patuloy na pag-asa, kalakasan na nagmumula sa iyo. At salamat sa pag-ibig mo na ito na nagsusustain sa amin upang maging malakas kami, hindi lang physical, hindi lang material sa bagay namin, physical at material na bagay, kundi Panginoon, hindi sa spiritual. Nawa Panginoon ay hiling ko rin ng mga tao na wala pang pagkakunawa sa iyo at hindi pa nalaranasan pag-ibig mo ng saving love, ay naway kahabagan mo rin po sila. Gamitin mo po Panginoon ang mga salita mo na aming napahayag upang magkaroon sila ng pagsisisi, pagbabago, pag-iisip at maranasan din nila ang bagong buhay na pinagkakaloob mo sa sino mang sumampalataya sa iyo. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang araw po sa inyo.